Yan ko sa FB, mga pamilya ko. Ako po si Ana Mangakop. Alam nyo ba mga kaibigan ko? Nag-aral ako ng driving na mga 3 buwan na ngayon. Ang unang nagturo sa akin ay Pakistani. Tapos, yung alam nyo ba ko yung anong naranasan ko doon sa Pakistan? Alam nyo ba? Naranasan kong paluin ang kamay ko. Naranasan kong mumurain ako. Naranasan kong tutuktukin yung bato ko. Magugulat na lang talaga ako at bigla niya lang babatukan ako. Sabi niya sa akin, are you drink something? Kasi, siyempre, bago pa lang ako sa kanya. Alam mo ba, ilang beses, siguro mga malapit isang buwan niya ako tinuruan. Alam niyo ba kung anong natutunan ko? Trauma. Wala talaga akong natutunan sa kanya. Kasi, sa takot ko, instead na mahawakan ko yung manubila, hindi ko na mahawakan eh. Dahil sa takot ko sa kanya. Tapos, nagpalit ako uli. 2 linggo ako sa kanya. Nagpalit ako uli. Tapos, nung magpalit ako uli, sabi ko sa kanya, tama na, hindi ko na kaya yung pagmamaltrato mo sa akin. Wala akong natutunan sa'yo. Tapos, kung nagpalit ako ng Indiana, naku, mas lalo yun. Kasi ang ginagawa ng Indiana naman sa akin, tinutulak, hinahawakan pala yung kamay ko. Oo, hinahawakan yung kamay ko. Tapos, hindi ako makakilos kasi hinahawakan niya yung kamay ko. Hindi ko maigagalaw. Sabi ko, ano ba ito? San ba ako pupunta? Minsan malapit na ako. Sa ang pinukwento ko sa inyo, yung nasa parking garage ako. Muntik na ako kaya mabangga doon sa pababa. Kasi tinabig na yung kamay ko. Grabe ang naging trauma ko doon. 2 linggo ko naman yung ginawa sa kanya, malapit mag 3 linggo. Sabi ko, tama na. Lumipat ako sa Egyptian, sabi ko sa kanya, tama na, lumipat naman ako sa Egyptian. Alam naman yung sa Egyptian ginagawa sa akin. Yun na naman, tinutusok yung ito ko, sabi niya. Are you crazy? Sabi niya, where is your mind? Tapos bababayan siya. Tapos sa sasakyan, tuturuan niya ako, nandun siya sa baba, nandito ako sa sasakyan. Nung kaya matutunan ko roon. Kaya alam niyo ba, nung magkilala ko si Sister Nora, ikinuwento ko sa kanya lahat na nagiging karanasan ko sa 3 na yun. Kaya maniwala kayo sa hindi. Alhamdulillah. 3 araw lang niya ako tinuruan. 3 araw lang ha. 3 araw. Tapos sabi niya sa akin, go ka na darling. Sabi ko, hindi ko pa kaya. Kasi parang may trauma pa. Sabi niya, hindi. Go ka na. Nag-go ako. Alam niyo ba? Isang araw, isang bisis lang ako nag-try doon sa Murul. Isang bisis lang ha. Naku po, parang akong tunay na driver na. Ay naku, hindi ko mapaglagyan. Kagad ko siya sinabi, Darling, finally napakapasa ako sa road. Tapos sabi niya sa akin, oh sige, tuturuan na mag-go ka na naman sa road. Kasi nakatapos ka na sa na finally, sabi niya, na nakuha mo na yung pangarap mo na makapasa ka sa parking garage. Ngayon sabi ko, kaya ko na ba? Sabi niya, kaya mo yan. Mas mahirap yung parking garage kesa road. Sabi niya ganun sa akin. Ngayon nag-try ako. Isang araw, sabi niya sa akin, isang araw lang darling para nagiging masyado ka nang nawala ng pera doon sa mga 3 na yon. Focus ka sa isang araw. Kakayanin mo na. Isang araw lang ako ang nag-focus. Ngayon alam niyo ba na isang araw na yon ay kaagad na rin ako na nakapasa sa road. Napakasaya ko ngayon. Finally, nakuha ko na, I got my license. Ito na ang future ng mga anak ko. Maraming salamat sa iyo, Sister Nora. God bless you. Kasi ito na, ikaw na ang nagbigay ng mga pangarap ko sa buhay at saka sa mga anak ko. Maraming salamat sa iyo. Kung kayo mga kaibigan ko, lahat kayo dyan, kung gusto nyong matuto ng madalian na walang ka-damage, walang
Alam nyo ba, nabubulol ako sa tuwang-tuwa ko, sa tuwa ko, sa tuwa ko. Hindi ko masasabi kung anong dapat kong sasabihin.